Hi Taurus, kumusta po? Welcome back sa mga bumabalik po at patuloy pong sumusubaybay. Maraming salamat po. At pati na rin po sa mga nag-subscribe. Hi Taurus, kumusta? Ito po ang February. Okay, Tagalog tarot reading po ito. General po ito na tarot reading. Yan, para sa lahat po ng mga Taurus. Ngayon pong February 2023. Alright, so maraming salamat po sa mga patuloy pa rin po at masipag na nagko-comment. Pasensya na po sa tilaak ng manok. Ayan, pasensya na po. Sorry po mga ating dude. At tuloy na po natin ito. Ito po ay makapangyarihan at napaka-importanteng mensahe po para sa mga Taurus ngayon pong February 2023. Okay, so lahat na po ito, love, money, health, career, at kung ano pa po yung advice, ayan, na, or insights na makikita po natin dito mula po sa universe, sa spirit guides, sa spirit team ko. Maraming salamat po sa paggabay at protekta po ninyo sa reading na ito para sa mga Taurus ngayon pong February 2023. Okay. Sa mga bago, hello po, kumusta po kayo? Mga bagong Taurus na sumisili po dito, maraming salamat po sa oras po ninyo at sa energy po ninyo. At sana po ay bumalik po kayo, ayan, at magustuhan po ninyo ang reading po ninyo dito. Mga ating dude, pati na rin po sa mga cross watchers, maraming salamat po. So, ayan, ready na mga ating dude, Taurus February. Spirit guides, angels, universe, mensahe po para sa mga Taurus ngayon pong February 2023. Okay. Thank you, spirit guides. Okay, mga ating dude, ito na po. Okay, so meron po kayo ditong two of emotion. Ayan, sana mag-focus ang ating camera. Alright. So, ayan po. Two of emotion. At intuition and insight. Intuition and insight. At yung pangatlong card, kunin natin sa pinakailalim. At meron po kayo ditong successful completion. Successful completion. Okay. Thank you po. Thank you po sa ating mga spirit guides, spirit team ko. Maraming salamat po. Intuition and insight, meron po kayong two of emotion at successful completion. So, maari po nga significant po sa inyo ang number 2, 11, 18, o kaya po ay 9, o 21, at 3. O maari din po ito yung mga lucky numbers po ninyo ngayong February. So, o meron pong mga overwhelming at mga big events, major shift, bago po na mga events na pupuntahan po ninyo o mangyayari po sa inyo. Malaking pagbabago. Ayan. So, clarify po natin. Two of emotion. Wow! Meron po kayo ditong King of Pentacles. Yan po. Clarify natin. Reverse na Two of Swords. Okay. Two of Swords. Oops! Dalawa sila, kaya kunin na po natin. Dalawa po yan. Okay, so kunin na natin ito. Ganun talaga minsan, sabay po silang talagang gusto nilang lumabas. Ayan. At magpakita po sa inyo. Ito yung importante. Pag ganito po talagang sinasabi ng spirit team ko, ng spirit guides ko, na kailangan kunin ko talaga kasi yung sila na mismo, kumbaga yung mensahe po para sa inyo, ay talagang kusa na talagang
lumalabas. Yan, para sa inyo. Importante po ito na marinig ninyo or malaman po ninyo. Meron po kayo itong 3 of Cups at 6 of Swords. Ito po yung mga clarification niya, no? Ng 2 of Emotion. Okay, so bago tayo musod sa intuition and insight, bago pa tayo dito sa second card, no, sa pangalawang mensahe, dito po muna tayo. Basahin ko po, baka po meron pong talagang kailangan makarinig po ng mensahe po ninyo na 2 of Emotion. A relationship grows closer as two people fall in love, or a current relationship grows much stronger. Friendships may deepen into a spiritual connection, mutual respect and understanding exist or will develop. Don't give up on relationships that feel challenging to you. There's still hope. Ayan. So, mga ating dude, ang dito po sa 2F Emotion, ito po ay equivalent o katumbas po ito ng sa traditional tarot deck na 2 of Cups. So ito po ay soulmates. Yan, sa mga madalas na po or sa mga matagal nang sumusubaybay po dito. Yan po mga ating dude, ang 2 of Emotion or 2 of Cups ay soulmates. Ang soulmates po hindi lang sa lover po ninyo or sa romantic partner po ninyo or sa asawa, GFBF o sa minamahal. Yan, na romantically. So, yan po ay ang 2 of Emotion o ang soulmates or twin flame card na 2 of Cups ay basta meron ka pong malalim na bond or connection, special bond o connection, lalo na spiritual connection, sinasabi dito spiritual connection. Pwedeng ang ilan po sa inyo ay bago po itong BFF, friend, best friend, ayan po, or friendships nga dito na mas magiging malalim pa, ayan, at yung sa mga relationship na sa romantic relationship or partnership po na nagkakaproblema, may chaos o conflicts o challenging po sa ngayon yung relationship or nung last year pa, ay ang sinasabi dito, there's still hope. Ayan po yung mensahe sa inyo. Ibig sabihin, magkakaroon ng clarity kasi reverse po itong 2 of Swords. So, ibig sabihin mga ating dude, magkakaroon ng reconciliation or magkakaayos, magkakausap kasi ang Swords ay communication din eh. Pag-uusap din ito eh. Parang heart-to-heart conversation yan. Na magkakaliwanagan, magkakausap ng maayos, masasabi ang nasasa loob, at yung soulmates or twin flame mga ating dude, lahat po yan, no, kaibigan, pwede mong maging soulmate ang kapatid mo, ang pinsan mo, maging best, yung best friend mo, maging soulmate mo rin, or yung magulang mo, ayan po, or teacher mo, yung mentor mo, best friend mo, o maging soulmate mo yung life coach mo, o sa iba naman ay animals, pet, ganyan po. Alaga po ninyong hayop na mas magiging talagang close ka, ayan, or ang ilan po sa inyo magkakaroon po ng bagong pet at talagang makakatulong sa iyo sa healing, makapag yung talagang magiging masaya ka, iba yung saya na mabibigay sa iyo, talagang magkakaroon ng deeper connection. Yun. So 3 of Cups, ito rin ay celebration po ito mga ating dude. Ito naman ay yung sa 2 of Emotion naman po mga ating dude. Ito ay success sa career, business partnership, ayan po. Bago or collaboration, mga kaibigan, ayan po. Yung network po ninyo ay or yung networking o yung connections po ninyo sa mga tao, sa mga kung sa trabaho po ito, no, may connection po sa trabaho po ninyo or sa negosyo or sa social media, ayan po ay sign ito na magiging matagumpay, collaboration, partnership o network or networking, yan po ay mas lalawak po yung connection po ninyo sa mga tao. Ayan, may kinalaman man ito sa
yung sa inyong personal po na nabuhay, katulad ng magiging best friend mo, makakasama mo na sa pagtagal-tagal ay ang ilan ay best friend. Nakikita ko dito na maaring maging soulmate kasi two of emotion, two of cups ay maaring ang ilan best friend mo, pero sa bandang huli ay magiging asawa mo or magiging BFGF yan sa ilan. Pero ito po ay sign na meron pong business partnership or collaboration na magiging matagumpay. Meron naman po na solo o ito po ay basta entrepreneurship, yung ang ilan ay may sarili pong negosyo o meron po kayong social media platform na mas magiging malawak po. Marami pong magre-reach out sa inyo, gustong makipag-collaborate po sa inyo, makipag-business partnership. So, yan po, napakaganda po niya. Success po yan, Three of Cups at King of Pentacles. Sign po ito na ang marami po sa inyo ay mas magiging stable. Yan, marami pong pera or maraming malalaki pong opportunity na darating o mas mataas po na position o yan po ay leadership role ang King of Pentacles or King of Coins. So, yan po mga ating dude ay sign na talagang magiging mas maayos po yung inyo pong sa financial, yan sa pera, sa negosyo po ninyo mas magiging maayos at mas magiging stable po. Lalo na sa mga talagang nagkaroon po ng matinding problema, no, or nagkaroon ng parang dumaan sa crossroads o yung nahirapan magdesisyon. Maring last year po nahirapan po kayo, gustong mag-resign pero walang choice kundi mag-stay muna or hindi muna makapagpalit ng negosyo or ng project or creative project or kung ano man po yung proyektong ginagawa po ninyo, or trabaho, hindi po ganun kadali. So nandun po yung nahihirapan pong magdesisyon, yung parang naninimbang. Pwede rin po yung naninimbang ka na may kipaghiwalay ka na ba sa romantic partner o hindi, sino ba yung pipiliin mo, yung bago mong nagugustuhan o yung kasalukuyan mo ka-partner. Basta nandyan po yung parang nagbabalance ka at yung ganun na energy na parang naka-blindfold ka at hindi mo nakikita or hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa paligid, ay maganda po dito. Reverse yung Two of Swords. Ibig sabihin ay ngayon pong February ay magkakaroon lahat ng clarity sa mga pagdidesisyon, may kinalaman mo sa pera o sa relationship, romantic relationship. Ang nakita ko dito ay sa Six of Swords ay iiwanan mo na ang lahat ng toxicity sa buhay mo. Sa pera, magkakaroon na ng mga solusyon. Talagang mas magiging maayos po mga ating dude. Sign yan, ang six kasi ay balance, justice, mas magiging maayos. Mawawala yung mga pinoproblema mo. Yung sobrang nagpapa-stress sa'yo. Kung ano man yung pinoproblema mo, lalo na sa pera, mga ating dude. Kasi, ayan ay celebration, party, indulge, makapag-indulge, indulgence, abundance, prosperity po ang sign ng Three of Cups at ng King of Pentacles. At yung ito naman pong Six of Swords ay sign po ito na yung mga problema o anumang mabigat na mabigat, yung parang ang ilan sa inyo ay feeling po ninyo ay nakadikit yung kamalasan sa inyo, hindi mawala-wala kahit anong gawin yung pampaswerte o dasal o manifestation. Ay, ito po yung sign, ang Six of Swords ay napakaganda po nito kasi makakaalis ka na. Ayan po. Pwedeng sa ilan ay travel po ito. Yan, long trip o short trip o pag-alis. Pwedeng relocation po ito. Yung talagang literal na aalis po kayo, lilipat ng bahay, lilipat ng trabaho. Or makakapag-isip-isip po kayo na magpaplano po kayo or magbabalak po kayo na lumipat ngayong February. Maaring magkaroon ng mas malalim po na connection sa inyo o mas malalim na relasyon. Ayan. So, pwedeng romantically, pwede rin pong friendship kasi nabanggit dito yung friendship o ano man pong klaseng relationship o business partnership o relationship po yan. So, ano mang connection na yan ay mas lalong lalaki o mas lalawak. Meron din po na mas magiging independent na po kayo. So mawawala na po yung codependency dito, yung bang yung
yung umaasa ka pa rin, yung nakadepende ka pa kasi hindi mo pa kaya na, halimbawa, magtayo ng sarili mo negosyo, o kaya ay hindi mo pa kayang gawin talaga ng, or mag full time sa negosyo, o kaya po hindi mo pa kaya na gawin yung creative project mo kasi kulang ka pa sa gamit, sa resources, so etc. So yan po mga ating dude, nakita ko na may makakatulong po sa inyo na may air sign, may water sign at may earth sign. So Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius at Cancer, Scorpio, Pisces. At dito naman tayo sa intuition and insight, mga ating dude. Ang nakikita ko dito, mas lalo pong magiging accurate, o talagang makikita po ninyo, mapapansin ninyo sa sarili po ninyo na parang halos lahat ng yung sinasabi ng intuition mo ay nagsisynchronize sa mga mensahe na natatanggap mo sa mula po sa spirit realm, sa mga angels. Kasi yan, mga angels po yan, mga ating dude. Ito, may angels din dito, dalawa. Tatling angels yan sa inyo ngayon, sa reading po ninyo, no? Tatlong angels, so archangels. So kung sa pera po, ang nakita ko dito si Archangel Metatron, at sa emotion, 12 emotion ay si Archangel Raphael, at dito naman po sa swords, eto po yun, no, yung magkakaroon ng clarity at mas magiging maayos yung sitwasyon, magkakaroon po ng may protection sa ilan, lalo na kung kayo po ay napapaligiran ng mga toxic people, yung mga narcissistic. So yan po ay napakaganda po niyan na ang gumagabay po sa inyo at pumoprotekta po sa inyo na Archangel ay si Archangel Michael. Yan, si Archangel Michael. Insight and intuition and insight, ito naman po ay mas magiging talagang marami po sa ilan na makakatanggap ng mga spiritual downloads, o kaya po ay mga mensahe po mula sa mga anghel o sa spirit realm. Yun talagang mapapansin mo na talagang sobrang accurate, sobrang sakto, kung ano yung naiisip mo, yun nga yung nangyayari. So meron po dito ang King of Swords. Ayan. So, maaring ito po ay kasi naka-reverse. So, maari pong ito po yung maging challenge para sa ilan na yung pong mahirap, kumbaga para sa inyo na mahirap na putulin ang mga connection po ninyo. Ayan. Sa mga tao na toxic o narcissistic, o mahirap talagang kausap, o mga yung sinasabing mga bully, mga ganyan po, mga sarcastic kausap. So nandyan na yung ending, Ten of Swords, matatapos na po yan yung mga kung ano man po yung paghihirap po ninyo. So ang mensahe naman po dito sa reverse na King of Swords at Seven of Cups at ito pong Ten of Swords ay magkakaroon na dito ng ito na yung successful completion. Ito na yung sinasabi dito. Successful completion. Matatapos na talaga. Ito na yung mga ating dude. Kasi dito pa lang natapos na sa Six of Swords. Natapos na po yung or matatapos na po yung mga problema ninyo, at ito ay validation na ngayon pong February ay matatapos na po yung mga paghihirap po ninyo. Ano man po ito, sa lahat-lahat po ng mga nambuli sa inyo, sa mga nampa-plastic po sa inyo, yung mga hindi po totoo, sa mga yung sobrang nakadepende na sa'yo, sobrang umaasa na sa'yo at nag-take advantage na sa kabaitan mo, sa pagiging generous mo o mapagbigay mo, na halos wala nang matira sa'yo. Wala nang matira. Sa ilan naman po ay matagal na pong nahihirapan sa kalusugan. So yan po ay sign na matatapos na po yung paghihirap po ninyo. Meron po ako nakita dito na maaaring kayo po ay may mga nanloko po sa inyo sa pera, or may nang scam po sa inyo. At sa ilan naman po ay may mga problema po kayo sa or issue. Ano man po itong issue, may kinalaman po sa mga bata. Ayan, sa anak o sa
inaalagaan na bata, okay, kahit hindi mo kadugo, basta may kinalaman sa bata. So, meron naman po na maaring kayo po ay meron dito na kailangang operahan. So, mag-undergo ng surgery. Huwag po kayo mag-alala, magiging maayos po yan. At sa ilan na naman problema po sa pera, kung sa kalusugan po ay meron pong tutulong po sa inyo. Maaring Virgo, Taurus, Capricorn o Earth sign. Yan, meron pong makakatulong po sa inyo at pwedeng pautangin ka ng para sa hospitalization ng ilan o sa mahal po ninyo sa buhay, yan, family member. Pero ang nakita ko po dito, kahit hindi mo ngayon po sa ilan, no, ngayong February ay mahirap na maglagay ng boundaries o mag-disconnect po sa mga taong narcissistic. Napakahirap, pero huwag kang mag-alala kasi tutulungan ka na ng divine, ng spirit realm, kasi may ending na. Ibig sabihin sa nito na matatapos na yung nahihirapan ka na talagang makisama sa mga narcissistic, kaya lang hindi mo kaya pang lumayo. Yan. Ang ilan, magkakaroon na po kayo ng lakas ng loob na humiwalay, lumayo, lumipat, umalis. Pwede po sa trabaho na ang ilan ay matagal na pong nahihirapan at stress ka na sa mga kasama mo sa trabaho, mga katrabaho or sa boss. Sa ilan na nahihirapan na pong makisama sa mga kasama po ninyo sa bahay. Ayan po. Ano man po yung issue o conflict po o sa romantic partner, matagal na po kayo nahihirapan. So, mga ating dude, yan po ay sign na matatapos na po yung paghihirap po ninyo. Magkakaroon na po ng mas maayos na sitwasyon. Yan. Malaki pong pagbabago ito, mga ating dude. Kasi ang 9 dito po sa 18, yan po. Ang angel number 9, napakaganda po niyan. Yan ay sign na rin ng successful completion o mas magiging maayos po yung sitwasyon po ninyo. Sa ilan, na para pong kasi ang 9 ay nahahawig po sa yung energetically sa pagbubuntis. So, ang ilan ay meron pong magbubunga ng maganda sa loob po ng siyam na buwan. Okay, kung ano man po yung ginagawa po ninyo. Ayan, so napakaganda po niyan, success. Magiging matagumpay po kayo. At ang nakita ko dito sa ilan ay maaring ang ito po ay maging challenge sa ilan po na mahirapan kayong mag-disconnect, pero bago matapos ang February ay talagang nakikita ko na puputulin mo na ang connection mo sa taong or sa mga taong narcissistic o napaka-toxic na nagdadala sa'yo ng drama, nagdadala sa'yo ng problema, kahihiyan, stress o ano man po na nagpapahirap po sa inyo. Sobrang hirap ito yung ganito po. Lalo na sa isipan, yan, mental, nahihirapan. Yan po, apektado ang mental health po ninyo. Ang ilan ay naapektuhan na rin po ang physical po ninyo na katawan dahil nga po sa stress. Successful completion. This is a time of incredible accomplishment. You're justified in feeling joy, a sense of completion and pride in the amazing job you've done. You've been blessed with many spiritual insights. Ito yun. Yun talagang puro spiritual insights yan, or yung mga mensahe. Alam nyo, mga ating dude, ang mga mensahe mula sa mga anghel o sa spirit realm, so to speak, o kay God sa universe, ay iba't ibang paraan po yan. Synchronicity, symbols, amoy, narinig mo, nabalitaan mo lang, napanood mo, mga numbers na paulit-ulit mo nakikita. So, merong 888, 999, 222, 333, meron din pong 777, 111, dito po sa 10 ay i-reduce po natin yan, magiging 1 din po yan. So, yan po mga ating dude, or 333, mas lamang ang 333 or 777. So, mga ating dude, yan ay protection at success talaga ang energy, successful completion. Marami po kayong mga darating po na mga biyaya, ayan po, mga blessing, at
talagang mas magiging masaya ka at mas magiging grateful, mapagpasalamat ka. Kasi kung ikukumpara mo sa dati, yung buhay mo ay ngayon February, ay marirealize mo daw po, maiisip daw po ninyo na malaking kaibahan. Ngayong February ay mas kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa, or kaya mo nang buhayin ang sarili mo, o meron ka na talagang yung achievements, o mas maayos na trabaho o negosyo. Successful completion, spirit guides, spirit team. Successful completion. Wow. Hermit. Katulad kanina, yun nga yun, mga ating dude. Ito na yung talagang magdi-disconnect kayo. Ayan. So, kahit napaka challenging, kumbaga mga ating dude, mahirap talagang mag-disconnect sa mga tao na ang halimbawa ay toxic na ng mga kasama mo, mga katrabaho mo, pero hindi mo nga pwedeng basta-basta iwanan yung trabaho mo dahil kailangan mo ng pera, kailangan mo man pambayad ng bills. So mga ating dude, kailangan nandoon yung ayaw mo na silang makita, makausap, pero kailangan mo pa rin makisalamuha dahil nga kailangan mo ng pera or sweldo. So yan, meron din pong nakita ko dito na kung mag-a-apply po kayo ng yung mga application po, loan application, mga ganyan po mga ating dude, mga kailangan ng approval, ang nakita ko dyan ay meron talaga. Ayan, so magiging matagumpay po yan, o positive po ang sagot ng spirit realm, o ng angels, ng spirits, ng archangels, na talagang kayo po ay una, pinoprotektahan kayo ni Archangel Michael dito po sa swords, ni Archangel Raphael sa inyo pong kalusugan na nahirapan po, yung ilan po na nahirapan sa kalusugan o sa sakit. Kay Metatron, Archangel Metatron, sa inyo pong pera, ayan po, or sa trabaho po ninyo, sa career, sa negosyo po ninyo, lalo na sa mga nahirapan po na makabangon sa naging, yung pong masyado pong nahirapan sa negosyo last year, noong nakaraang taon, 2022. Pero ang nakita ko po dito sa Hermit ay ang marami po sa inyo ay talagang magdi-disconnect po kayo. Iiwasan nyo na po yung mga toxic po na tao, sa mga nanlalait po sa inyo, sa mga nambubuli po sa inyo, sa ilan. Ayan, kasi nalaman mo na eh yung worth mo, yung kahalagahan mo, at alam mo na hindi talaga sila dapat patulan. At nakita ko na pinipili mo na yung battle, kumbaga pinipili mo na yung dapat mong kausapin. Ayan. So malaking ito pong mensahe na to ay malaki ang may tutulong sa inyo, kasi pag nag-disconnect ka na sa mga toxic na tao or sa mga narcissistic, ay mas magiging magkakaroon ka ng peace of mind, magiging payapang yung isipan, mas magiging relax, at mas makakapag-focus ka sa iyong creative project o sa ginagawa mo, sa trabaho mo. Reverse na King of Cups. Meron po dito na water sign na iiwas po sa inyo, no, dahil meron din po dito na i-insecure po sa inyo. Ayan. O gustong parang nakikipagsabayan sa position, or nakikipag-agawa ng position. Or ito ay kakompetensya mo sa kung ano man yung ginagawa mo. Negosyo, online business, o online selling, o sa social media. Meron na iingit o na-insecure sa'yo, at tinatapatan ka talaga niya. Kahit anong gawin mo, tinitingnan niya talaga. Nakita ko na tinitingnan niya talaga, at nag-iisip siya ng mga paraan paano ka tatapatan, paano hihigitan yung ginagawa mo. Okay, so meron pong Knight of Wands, at naka-reverse po ito. Ayan, so mga ating dude, lalo na sa mga kayo po ay ilang beses na sumubok mag-apply, nahihirapan po kayong maghanap ng mapapasukan, ng trabaho, o hirap na po kayo sa sinisweldo po ninyo, napakaliit, sobrang liit, at kailangan mong monthly ay
kulang pa pambayad. So kahit ayaw mo ay napipilitan kang mag-loan, no? Mag-loan sa bangko, umutang sa kaibigan, sa kakilala, sa kapitbahay. So lahat na po ng klaseng yung pagsisikap, pero at the end of the day ay kulang pa rin. So yun po yung magbabago, mga ating dude. Isa rin yan sa tatalikuran mo na magdi-disconnect ka na sa ganito na energy na kulang, sagad, wala, malas, mga ganyan po na energy, mga ating dude, ay tatalikuran mo na, kasi marirealize mo na nandiyan naman ang Diyos, nandiyan naman si God, nandiyan naman ang universe. Ayan, so hindi ka pababayaan. Okay, so ibibigay yung mga kailangan mo. At ito po yun, successful completion, mga ating dude. Ito po ay sign na talagang anuman po yung pinaghirapan po ninyo, lalo na po yung meron po kayong ginagawa, no, at magbubunga daw po ng magbubunga ng napakaganda, no. Magiging successful, matagumpay, o mas magiging abundant. Ayan po, maswerte. Lalo na po sa ikasyam. Parang magbubuntis, ganun po. Parang katulad po ng nagbubuntis na siyam na buwan talaga na mahihirapan ka, hindi ka makagalaw ng maayos. Sa mga female po ito, mga ating duda, sa mga mami, ayan, sa mga mamis, mamshi. So, yan po ay yung mahirap na nahirapan po kayo ng siyam na buwan, tapos pagka nakapanganak na po ay napaka ginhawa. Ganun po yun, pakiramdam, successful completion. So, yan po mga ating dude, at maraming salamat po sa tumapos po ng video na to, at magingat po kayo palagi. Salamat po mga ating dude. Ingat po.